morning po. At nandito na tayo sa yes po, may mga bulaklak. Ayan po, kain daw tayo. Exit dito eh. Doon po tayo sa entrance. Ayan, nagtitinda si ate. Thank you po. Dito po yung entrance, guys. Ayan, pasukan. Okay, maraming paninda. Dati po nalinis na, pero ngayon, ewan ko po, bumalik na naman. Okay po. Ayan, dito tayo sa Baclaran Church. Marami pong pilgrims pumupunta. Ayan, today is a holiday. Wala pong pasok buong Pilipinas. Reason is, patronal feast po natin. Immaculate Conception po. Ayan, so December 8 is Immaculate Conception and it is considered as a holiday of obligation. Dapat po tayo magsimba katulad po ng Sunday Mass. Ganyan siya. Immaculate Conception po. Nakapagsimula na po misa, so mag-aantay po tayo ng another Mass. Pag ganyan po ang kanta, yan po yung communion time na. Ibig sabihin, malapit na po matapos ang isang misa at kasunod na po na misa yung ating aatenan. Daming tao, nagpabasbas dito sa labas. Lahat ng mga sacramentals po yun. Katulad po sa akin, yung Miraculous Medal ko po ay bago. Oo, kasi hindi naman po tunay na gold siya. So medyo na-tarnish na po yung luma ko. Kaya nagpa-bless po ako ng panibago. Para bagong ano naman po simula. Immaculate Conception po is a special feast in the Philippines. Ito po ay a patronal feast po. Kaya the whole Philippines is actually celebrating today dahil po, ano, it's a holiday of obligation. Ayan po. So dito sa Baclaran Church, ito po is the National Shrine of Our Lady of Perpetual Help. So dito po ay talaga ang daming tao. Kahit it's a Friday today and it's a long weekend, yung mga tao po, karay-karay pa nila yung kanilang mga luggage. Siguro magbabakasyon sila, uuwi sa probinsya. Kasi nga po, it's a long weekend. Ayan. So, dito po sa side ng Baclaran Church. So, papasok pa din po ulit ako kasi ang next mass po is 9:30. Ngayon po, 9:01. Katatapos lang po ng isang misa. Tama po. Diba? Pagdating po natin ay naririnig ko po yung kanta. And yung kantahan po is actually, ano na po. ayan, magpa-bless. Ang ganda. Oho, family blessing. Ganda. Oh, for the whole Immaculate Conception po. Ayan, loob ng simbahan, ganito po ang ganap. At kukuhanan ko po yung ating Advent wreath kasi tapos na po yung first Sunday of Advent. Sa next Sunday po is second Sunday of Advent na. Hindi po natin asikaso yan dahil nag-busy po sa St. Jane noong weekend dahil nga po dun sa kasalan. So, eto ngayon, pupuntahan natin yung Advent wreath. Ayan po.
Okay, ano po bang ibig sabihin ng Immaculada Conception? Nothing else but the Immaculate Conception. Ibig sabihin po, immaculate, pure, okay, white, spotless. And then, since conception po yun, ibig sabihin, when she was formed in the womb of her mother, Saint Anne. Yan po ang dogma. Isang dogma, meaning to say, it's the teaching of the church. Yung ibang mga Christians po, hindi sila naniniwala sa ganyan. Pero tayo po mga Katoliko, naniniwala po tayo na si Mama Mary po was conceived without original sin. Yes, kasi alam naman po natin, pinili siya ng Panginoon. Why was she chosen among all women? Because she was humble and she cooperated with the grace of God. Tayo din naman po, ganyan din ang invitation sa atin, pero never po tayo magiging Immaculate Conception. Bakit po? Hindi naman po tayo pinili na maging nanay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya iyon, para lang po yon sa kanyang mother. Okay, a special mother na kung kayo din naman po, kayo ang Diyos. Itatanong ko po sa inyo, kung kayo po ang Diyos, sino po ang pipiliin yung maging nanay? May isa sa atin, hindi po nagkaroon ng chance to choose our mothers, right? Paano naman po tayo mamimili ng nanay? Eh kahit nga yung nanay natin, hindi rin nakakapagpili kung sino ang magiging anak nila. That's why, yan nakakatuwa po, no? Nakakatuwa dahil talagang binigay tayo sa ating mga nanay at ang mga nanay naman po natin ay ibinigay sa atin. Talagang it's just God's will for each one of us. And kailangan po nating magtulungan. So cooperate with your moms and your moms will also cooperate with you to bring you to sanctification. All of us are called to holiness. So yan po ang ating calling. So it's a universal call to holiness actually. So lahat po tayo ipinili ng Panginoon na maging santo and all of us are called to heaven. That yan eh, ingay sa taas. Tayo dadaan sa likuran ng simbahan. Ayan. At meron pa po ako yung sampakay dito. Likod ng simbahan ng Baklaran po. Ayan. Ito po yung likod. Kasi yung dati ko mga ano, puro harap. Pwede naman pong nasa likuran naman. Ito po, may guardia din dito. At sa likod po ay may mga tinitenda na po mga costumes.